Hello guys, PuppyTechPH nga pala, nagbabalik. So, ang lalaruin natin ngayon guys, itetest natin yung Apex Legends dito sa Lenovo Legion Y70, no? So, sa mga di nakakaalam, merong Snapdragon 8 Plus Gen 1, itong smartphone na to. So, meron siyang flagship performance sa halagang mid-range price. So, kung hindi nyo pa napapanood tong review ko dito sa smartphone na to, ilalagay ko na lang siguro yung link sa description or ilalagay ko na lang sa end screen yung video, no, para kung na-curious kayo kung ano tong smartphone na to, panoorin nyo na lang yung video ko sa review ko dito sa smartphone na to. So, yeah, itetest natin Apex Legends Mobile dito sa Lenovo Legion Y70. Masasabi ko guys, napaka-unstable netong larong to. So, tinest ko siya off recording ng naka-low settings, 60 fps. So, ang bilis pa rin uminit ng smartphone kahit na sobrang baba na nung graphics, no? And of course, kapag naka-60 fps, para sa akin, okay lang sa akin kapag dating sa mobile games, kung malalaro ko siya ng pinaka-mababang graphics, basta yung frame rate is stable, no? Sa 60 fps. Pero dito sa larong to, hindi ko alam, napaka-buggy nitong larong to. Ang daming problema. As you can see, ni-start ko yung game and ayaw na mag-load dun sa Battle Royale, no? And re-open ko ulit and nag-load na. So, napaka-unstable nitong larong to. And base sa test ko sa low settings 60 fps, hindi siya playable ng mahabang oras or matagal na oras, no? Papakita ko lang dito sa test na to kung ilang oras siya nag-thermal throttle, no? Kasi base sa test ko sa mga ibang games, naglalaro ako ng Call of Duty Mobile, napaka-stable ng frame rate sa low settings 60 fps. In terms of graphics naman, kapag parehas na naka-low settings yung dalawang game, yung Apex Legends and yung Call of Duty Mobile, mas superior or mas maganda yung graphics ni Call of Duty Mobile. Pero stable si Call of Duty Mobile. Bakit ganun? Hindi ko alam kung bakit ganun, no? Tinamad siguro silang i-optimize to sa maraming device. Ewan ko kung dito lang sa Lenovo Legion Y70 may problema, no? Pero kung nagkakaroon kayo ng problema sa iba't ibang device, lalo na kung meron kayong flagship performance na device, no? Like for example, Snapdragon 870 or 860, meron kayong ganung klaseng device and may problema pa rin sa performance kahit na naka-low setting 60 fps, sabihan niyo ako sa comments, no? Sinishare ko lang to para, you know, alam nyo na hindi lang kayo yung may problema kung sakaling na-encounter nyo to. So yan, di na ako magsasalita. Ipapakita ko na lang yung gameplay ko dito. Short clip lang, no? Ika-cut-cut ko na lang and makikita natin kung ilang oras ko tong nilalaro hanggang sa mag-thermal throttle siya. Keep in mind guys, naka-low settings 60 fps tayo. So yeah, di na ako magsasalita. Papakita ko na yung gameplay. Round one, beginning ring countdown. Let's go over here. Go over that. Off the mic. I'm spotted. Let's go over here. Let's go over here. Go for the last one. It's go time. Off the mic. Check your sectors. Another squad is... Oh, look. Someone wandered into our safe space. Reloaded. Contact. Get some.
T-Mac here. Level 3. Shooting! Oh, look. Someone wandered into our safe space. So after 12 minutes of gameplay guys, nagka-frame drop na siya. Masasabi ko na napaka-unstable na to kasi nilalaro na natin ng low settings, 60 FPS, no? Pero kung gusto nyo talaga tong larong to, I suggest na ilagay nyo lang sa 30 FPS. Sa tingin ko lang guys, no? Sa tingin ko lang, kahit na mag-fan cooler tayo, hindi pa rin stable yung frame rate, eh. Kasi hindi niya masustain yung 60 FPS, eh. No? Kahit sabi natin may fan cooler, kung meron talaga yung part na hindi talaga stable yung frame rate, talagang bababa yung frame rate natin. And base sa temperature natin is umabot tayo ng 41 to 42 degrees. Nasa kalagitnaan nun, base sa passive cooling ng smartphone, gumagana siya around dun sa temperature na yun. So, para maprotektahan din yung component dun sa loob, no? Kasi pag umabot na ng 46 pataas yung degrees or 43 pataas, mainit na yun para sa smartphone, no? Kasi passive cooling lang siya, no? Unstable tong larong to, pero kung gusto nyo siyang laruin, I suggest na laruin nyo lang siya ng 30 FPS low settings. So, yun lang masasabi ko dun. So, guys, sana natulungan ko kayo and kung nakuha ko yung interest nyo, make sure na mag-subscribe kayo and also i-like nyo tong video na to para malaman pa ng iba, no? I-share nyo sa kanila, you know, yung experience dito or yung gameplay ko dito sa Apex Legends, no? Kasi talaga, unstable tong larong to. So, yeah, yun lang yung test ko dito sa larong to. Comment kayo ng ibang game na pwede nating i-test, no? Yung interesado ko yung game, guys, kasi ayoko naman mag-test ng hindi kayo interesado. So, yeah, i-comment nyo lang at itetest ko yan as soon as i-comment nyo. So, yeah. Yun lang, guys. Bye.